daw po mga moms. So pag nilabas po natin ang crepe sa kanyang karton, ganito po ang kanyang itsura. So let's start na po sa pag-assemble sa crepe. So syempre itatayo natin siya at isi-stretch out. So may four sides po siya, and make sure po natin na ang four sides po is nakalock, nakatayo at steady. Hindi po siya natutumba ng sa kanya. Kaya po ng ginagawa ko ngayon. So ayan, na-lock po siya. Make sure po nakalock ang side before po nating ibaba ito. Itong sa gitna. Or i-push down natin itong sa gitna. Kasi ang tendency po, pag hindi nakalock yung mga sides, kaya nito, lawlaw, is hindi po talaga siya malalak. Kahit ano pong pilit natin, ma-frustrate lang po tayo. Kaya ang solusyon po dito is ating i-disassemble or ibabalik natin siya sa kanyang dating form sa pamamagitan po ng pag-pull up dito sa gitna. So, i-unlock po natin yung kabilang side. Tapos, make sure na naka-angat. Tapos, i-lock. So, ganyan din po ang gagawin natin sa kabila bago natin i-push down ulit. So, kita nyo naman na stable na ang kanyang pagkakatayo. So, ayan po. Freestanding na po or nakatayo na po ang ating crepe na hindi lawlaw yung sides. Pagkatapos po niyan is ikabit na po natin yung parang support ng kanyang pinaka main bed. So, ang palatandaan po is yung hook. So, dalawang sides lang naman ang may hook or isang side lang ang may hook. Tapos, ayan, isabit na po natin. So, yung hook po, yun po yung gabay natin kung saan side dapat nakalagay itong mga ito. Pasensya na po sa aso sa background. So, meron po siyang parang metal frame. So, tatlong pairs. So, ganyan lang naman siyang pagkabit. Madaling-madali. So, again, support po yan sa pinaka main bed ng ating crib. Nakanet siya para pumasok yung hangin or ventilated. At least yung ating crib. So, ilalagay na po natin yung pinaka main bed na medyo foam siya sa loob pero hindi naman ganun kakapal. Ayan. Ayan na po ang kanyang itsura. So, magaan lang po siya, lightweight, kayang-kayang dalhin. And since co-sleeper po siya, meron siyang lock sa magkabilang sides. Ayan po yung lock. So, ipupush nyo lang po yan para ibaba yung side na ito ng frame. Ayan. Dahan-dahan lang po. Ayan, ayusin. So, dyan na side mo, itatabi yung bed or dyan na side siya, ilalagay yung bed. Tapos, pag iangat naman, ganito lang din. Very easy lang po. Tapos, ilalock lang din po yung side para secure. Hindi siya bababa. Oh. Ayan. So, ayan na po ang ating crib. Again, very easy to carry around.
kasi lightweight. Tsaka may gulong siya dito na side. So, dalawang gulong lang po. May lock din po para secure. So, pag nakaangat, meaning unlock. Pag nakababa, nakalock. So, yan po yung isang gulong. Tapos, meron din po siyang parang lock dito. Kasi may kasama po itong tali. Kung saan itatali mo sa may bed para hindi uurong yung crib kung magko-co-sleep kayo ni baby. Tapos ito po na side is napansin ko po na medyo flimsy siya. Ito po yung support. So medyo dyan po parang hindi ko nagustuhan tong crib na to. So kapag gusto naman pong or medyo malaki-laki na si baby, medyo nakakaupo na or nakakatayo na, tanggalin lang po itong parang net na kinabit natin. Tapos yung main bed, ibaba na lang po sa pinakababa. Doon na po upo si baby or tatayo-tayo. Pero I'm not sure if parang tatagal siya or makakasupport siya ng mabibigat na baby kasi again nga flimsy yung parang support niya sa baba. Tapos may lagayan din po siya or may parang pocket sa sides. So ayan na po ang ating crib. Pinaka nagustuhan ko talaga dito is fit na fit siya sa maliit naming space. Napakaganda naman talaga ng crib na ito, no? Kung itsura na ang ating pagbabasehan. And ang gusto ko po sa kanya is may net po yung sides niya. So kahit naglagay po tayo ng kulambo kasi may kasama po siyang net na ilalagay mo dyan sa top, is may ventilation po para sa ating baby para hindi masyadong mainit. Ang ikinaganda din po ng crib na ito is pwede po natin siyang gawing co-sleeper. So hindi na po tayo mag-worry if tatabi ba natin si baby or hindi. Nabet ko siya kasi nga maganda, saktong-sakto space namin na maliit. Nabili ko din po ito sa Shopee, around 4,300 plus. Hindi po siya naka-sale noon. I'm not sure kung ngayon medyo mura-mura na siya. Tapos may pocket din po siya dyan. Paglalagyan ng mga gamit ni baby para hindi po pakalat-kalat kung saan. Ang hindi ko lang talaga bet sa kanya is naalog-alog po siya. Parang hindi siya ganun ka-sturdy or ganun ka-stable kumpara po natin sa ma-wooden crib. But overall, provide naman niya yung kailangan ko sa isang crib. Hindi ko lang sure pag laki-laki na ni baby, pero nilalagay ko minsan dito yung toddler ko. Yung toddler ko is magti 3 years old, nasa 13 kg. Minsan pinagsasabay ko sila dalawa ni baby. I'm not sure na kapag tatalon-talon yung toddler ko if kakayanin ng crib. Kasi hindi ko rin trinay. Baka bumigay. So abang-abang na lang tayo mga momshies. Salamat po sa panonood ninyo sa aking mabilisang assembly and quick review. And I hope nasagot ang inyong mga katanungan regarding sa crib na ito. And please do click the subscribe button and notification bell for more updates.